Malagalak si Vibes baka mo. Fully air conditioned, malinis na banyo, malawak na kwarto, maging ang salas, maaliwalas. Malapad na TV screen, YouTube, Netflix at iba pa. At sa isang scan mo nga lang ay may free wifi ka na. Very relaxing na balkonahe, overlooking and breathtaking view. Very accommodating owner, pati na rin ang caretaker nito. Dito nga lang pala yan guys, sa SMDC Tagaytay, Tower 1. Staycation by RL's Staycation Suites. Dahil 11th year wedding anniversary namin ni Mrs., nagplano kami ni Mrs. na gawing kakaiba ang aming anniversary. Yung kaming dalawa lang at medyo malayo sa amin. At bukod sa ma-enjoy namin ang araw na ito, ay mapag-usapan at mapagplanuhan pa namin kung ano ang dapat na pwede pa namin gawin para mas mapabuti pa ang aming pamilya. Mahalaga talaga kasi guys sa mag-asawa ang pag-uusap about sa family at sa mga darating pa, dahil dito mas napapagtibay ang pagsasama ng mag-asawa para sa isang pamilya. 1 hour and 45 minutes lang pala guys ang biyahe mula Manila hanggang Tagaytay. Kaya naman mas maaga pa sa 30 minutes kami nakarating sa aming destination. Dito nga ay may free parking sa mga motor na magche-check-in dito. May kaunting lakaran papunta sa main lobby kasi nasa likod ang main lobby nila. At dito naman ay kailangan mo mag-login or mag-register. Para naman sa verification ay kailangan ng valid IDs. Pagkatapos naman ay may picture taking kung ilan kayong member na magche-check-in. At kapag nandiyan na ang owners o di kaya ang caretaker, ay pwede na kayong umakyat sa unit ninyo. Medyo mataas nga lang guys kasi nasa 16th floor kami, pero advantage kasi tanaw mo ang buong city. Maging ang center of attraction dito, ito ay ang Taal Volcano. Sa bandang kanan naman ay tanaw rin ang Sky Ranch. Medyo foggy nga lang guys kaya medyo malabo ang ating kuha. Ganito naman ang itsura kapag gabi na. Dahil nga nakapag-lunch na kami bago pumunta rito, dinner and snacks na lang aming poproblemahin. Kaya naman pumunta kami sa isa sa kilalang meat market dito sa Tagaytay. At eto nga ang mahogany. Kung gusto mong bumili ng mga raw meat ay meron sila dito. At sa taas naman ay hilihilera ang mga kainan tulad ng mga bulalo at iba pa. So ikaw na lang pipili kung saan ang mas komportable ka. At dito nga pala kapag kumain ka ay meron ka ng free coffee. Yes, tama ang pagkakarinig mo. Free coffee sila dito guys. Tulad sa sabaw ng kanilang bulalo, ito ay naka-unli. Kaya before and after mo kumain, pwedeng-pwede. Ang kagandahan nga nito ay timing na timing dahil umulan nga. Swak na swak, bagay na bagay sa panahon. At pagkatapos nga nito ay umuwi na kami. Pagkatapos ay manood ng TV. Pagkatapos tumambay sa balkonahe habang tinitignan ang napakagandang view. And the next day, pagkatapos namin mag-almusal ay nagkasikaso na rin kami. I-check lahat ng gamit. Bumaba ng lobby at isoli ang dapat isoli. At dahil mahaba-haba pa ang oras, ang next destination natin, Palace in the Sky. Mula sa tower na pinanggalingan namin hanggang sa Palace in the Sky ay mga 26 minutes ang aming babiyahiin. Sa kalagitnaan ng biyahe, dahil alas 12 na rin, ay food stop muna tayo. Masasarap na pagkain at overlooking place na rin. Grabe nga guys, ang sarap ng pagkain nila dito. Solidong-solido talaga. At saka yung bulalo beef broth nila ay napaka-natural ng lasa. Napakasariwa ng hangin. At saka yung music nila, nakakantok pa. At pagkatapos nga kumain, tamang kwentuhan muna, picture taking, tapos biyahe na ulit. Mga 8 minutes na nga lang biniyahe namin dahil malapit-lapit na rin kami sa kainaina namin. At eto nga ang bubungad sa inyo. Unang gate, magbabayad ka ng 20 pesos kapag motor lang, 50 pesos kapag sasakyan. At sa pinaka-final gate na para sa mga tao, ay 50 pesos per head naman. Not bad na rin. Sulit na kung ganito naman kaganda at kalamig ang pupuntahan mo, di ba? Ang lakas maka New Zealand, di ba? So hanggang dito na lang muna guys ha. Kita-kita sa susunod na video. Tara, makisarap na!